Magandang gabi po! Narito na naman tayo sa programang Payong Legal at sa episode na ito, makakasama natin muli ang kapwa nating abogado ng bayan, si Attorney Vijay Topacio. Si Attorney Vijay ay mula sa Pro Labor Legal Assistance Center, isang mga center ng mga batikang abogado, mainly para sa mga manggagawa at isyung legal ng ating manggagawa. Pero ngayong araw ay tutulungan niya tayong magbigay linaw sa mga tanong naman mula sa mga kababayan nating may problema sa kasalukuyang tinitirhan. Grabe yan dito, lalo na sa mga malalaking syudad, yung issue ng mga lupa at tinitirhang mga bahay. Welcome sa public service program na Payong Legal. Ako si Attorney Nery Colmenares at nangungumusta sa inyong lahat. At kamusta rin? Attorney Vijay, kamusta kayo? Yes po, magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay at sa inyo po, Senator Nery. No? At sana'y matulungan pa rin namin kayo sa inyong mga katanungan ngayong episode na to. Yes, salamat po at salamat din Attorney Vijay na nandito ka ngayon para magbigay ng iyong expertise sa larangang legal sa ating mga kababayan. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like at i-share ang video at i-follow kami sa Facebook, Twitter at YouTube channel ng Alter Media. Ngayon po, pupunta na tayo para sa ating unang katanungan. Pakinggan natin si Freddy Relozor, nagbigay sa atin ng katanungan sa pamamagitan ng video na pinadala niya. Ano ba yung proseso ng pagpapatitulo ng lupa? Sa lupa naman na talagang walang titulo. Dati naman tong kumunoy. Ibig sabihin, yung dati nagpapaupa rito, hindi na pala nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Ilang taon na rito yung mga ninuno ko, mayigit 70 years, 90 years na nakatira rito. Samantalang ngayon, nawawalan kami ng tinitirhan. Diba dapat yung priority na kakausap, na magkikipag-usap sa gobyerno para magbigyan kami ng karapatan na mabigyan ng lupa rito sa tinitirikan ng bahay namin. Hindi yung kung sinong konsipilatong private company na bumili daw, kukuhiso binili daw. Tatlong beses lang natalo sa demandahan dahil sabi niya, nabili niya. Ginagapan kami rito, hinaharas kami, tinatakot. Pati yung pagkapit ng kuryente, hinaharang. Sa laki ng connection niya sa City Hall. Ginagawa nila lahat yan. Hindi lang alam siguro ng mayor namin to, pag malaman sana ng mayor namin to. Kung sino man yun, babanggitin na lang namin yan. Dadaanin din namin sila sa tamang proseso. Dahil inaharas kami rito. Hindi naman kumong kami, kahit papano naman meron kami nalalaman ng konti. Yung boses ng mga katauhan dito, alam namin yung karapatan namin. Ginagamit lang naman nila yung pera nila para mangkamkam ng lupa. Maraming salamat, Freddy. Mukhang grabe ang dinadamdam talaga ni Freddy. Sa mahaba ang tanong niya, maraming mga tanong. Pero ramdam mo yung kanyang galit eh. Kasi ang base sa kwento niya, 70 to 90 years na sila nakatira dyan sa lupa na yan. Di ba? Matagal na. Ay, yung lupa naman yan, sabi niya, wala namang titulo yan. Well, syempre may nagkukunyari daw na bumibili, pero wala namang may pakitang titulo. And secondly, nagsampa na naman ang kaso sa kanila, tatlong beses daw natalo. So, sila daw ba dapat sila ang priority ng gobyerno? So, ang kasagutan talaga diyan, Freddy. Yes, of course. Kayo dapat ang prioridad ng gobyerno kasi kayo ang in possession. Kayo ang nakatira diyan at kayo mahihirap at nakasaad ng mga karapatan niyo, hindi lang sa ilalim ng Urban Land Reform Law, kundi sa ilalim ng konstitusyon. So talagang kayo ang dapat unahing kausapin ng gobyerno. Ngayon, bago tayo pumunta kay Attorney Vijay para sa kanyang mga kasagutan, ano ba ang mga paraan para maging titulo nyo ito balang araw? Pwede nyo ba itong patituluhan? Yes, i-explain niya ni Attorney Vijay mamaya. Pero dahil wala siyang titulo, pwedeng-pwede nyo yung simulan ang proseso sa DNR at hanggang sa magkaroon kayo ng titulo. Gusto ko lang kasing idagdag. Alam nyo, napakarami na rin naming kaso ng mga ganun. Demolisyon, kasi kesyo may nagkiklaim, kesyo gagawing mall, kesyo kung ano-anong mga kwento dyan. Ang unang na-advice namin talaga dyan,
Kailangan ng court order bago kayo paalisin sa inyong lugar, di ba? In fact, kailangan pa naman yan under the law. Dapat meron pa yung resettlement site. So hindi pwedeng darating lang doon, sabihin, hindi, alis na kayo dito kasi amin to. Tapos tatakutin kayo, aalis na kayo. Hanapin nyo talaga ang court order. Kung may darating na sheriff na sabi, hindi, ipapademolish namin ito, saan yung order ng korte? Kasi hindi pwedeng magkaroon ng ganung klaseng demolisyon na wala man ng kautusan ng korte. Klaro yan. Secondly, dapat nag-organisa kayo. Kasi may nalala ko dati ng mga ganitong mga kaso na kung saan ganun din ang nangyari. Hindi ko maalala kung Pangarap Village yun or iba pang mga village, pero ganun din ang nangyari. Ang iba nga sa kanila may titulo pa eh, tapos pinadiran yung kanilang lugar, tapos ang Meralco naman hindi nagbibigay ng kuryente. Pinahirapan talaga sila despite the fact na matagal na sila nakatira doon. In fact, iba sa kanila may titulo na nga eh. So pinaglaban yun, kaya lang napakalakas din ng, alam mo, sa mga kasong ito minsan napakalakas ng kalaban dito eh, napakayaman, so lalo na sa kaso ng urban poor natin. Kaya very crucial, ang palagi ina-advise ng abogado, maliban sa paglaban namin sa korte para sa inyo, malakas din ang importansya ng paglaban nyo sa labas ng korte. Ano ibig sabihin yan? Mag-organisa kayo. I-organisahin nyo ang sarili nyo para malakas na malakas ang inyong boses, whether sa korte or sa media or sa mga hinaing na usulat nyo sa gobyerno. Importanteng tandaan po natin yan. So ngayon, kung ganun pala ang ilang mga general principles natin dyan na pwede nyong tituluhan yan based dun sa kwento mo, tanungin natin si Attorney Vijay kung anong kanyang legal na mapapayo para dito. Attorney Vijay? Unang-una, no, nag-agree ako dun sa sinabi ni Senator Neri na yung sama-sama, di ba, organized na mga nakatira sa isang lugar ay napakalakas niya, no, na sandata sa pilitang pag-alis. At totoo rin na maraming mga developers, di ba, na nagla-land grab at nagpapaalis, no, sa mga maliliit na mamamayan. Meron pa ngang isa dyan, yung naliligo sa lagat ng basura eh. Di ba, yung malaking-malaking development na yan, no? Pero dun sa usapin ng pagtititulo, ang una mo dapat i-check dyan. No? Ito, may bibigay ko na advice, no, dun sa ating nagtanong. I-check nyo yung, ano, yung amilyar sa munisipyo. Kasi ang tax declaration kasi, magandang indikasyon yan ng posisyon. Eh. Tandaan natin yung posisyon. Ito yung nag-create ng tinatawag na legal standing sa inyo. Hindi porket wala kayong hawak na Torrens title, wala kayong legal standing, no, na kinatatayo ang legal dun sa hinahawakan nyo o pinoposess nyo na lupa. Yung posisyon nyo mismo, ito ay nagbibigay sa inyo ng karapatan dun sa kinatatayuan nyo, no, kung gaano mang kalit yan. So kung pwede nyo bayaran yung mga buwis niyan, ay magandang ebidensya to. Bakit? Kasi i-a-apply nyo ngayon yung inyong posisyon, no, sa DNR. Ito yung binabanggit ni Attorney Neri. Titignan nyo yung cadastral map niyan. Kung alienable and disposable, na malamang naman oo, at kung ANP yan, papatunayan nyo yung inyong possession kung gaano katagal. Halimbawa, 10 years kung tinatawag natin in good faith at 30 years kung in bad faith. At kung wala namang ibang titulo na nandyan, as a general rule, ito ay maaaring ma-issuehan kayo ng titulo ng DNR. May bago rin pinirmahan na batas, no, noong 2017, kung di ako nagkakamali, yung Agricultural Free Patent Law, no, na pinapabilis, no, ng gobyerno yung pagta-transfer mo ng free patent. Sa nung unong nakaraang mga taon, parang 7 years ata o 8 years yung dapat hawak mo yung free patent bago mo ito maibenta, bago mo ma-dispose. Ngayon, nagiging perfect na siya, nagiging PCT na siya in a short span of less than 5 years, kung di ako nagkakamali. No? So, meron ng bagong batas na nag-govern siya. So yun, mahaba yung proseso at medyo magastos, magpapasukat ka rin ng lupa, makikipag-coordinate ka sa barangay at sa mga kapitbahay para magpatunay na matagal kang nandyan. Pero tama po si Attorney Neri, lalo kung walang titulo yan, meron po kayong karapatan at bilang possessor na mapatituluhan yung lupa. Oh, maraming salamat, Vijay. Oh, Freddy, sana nasagot po yung katanungan nyo. Pasyal muna kayo sa DNR, tanungin nyo ang mga proseso nila. Lalo na nang nabanggit mo na ano pala, Freddy, no, doon sa inyong lupa na sabi mo wala namang
may titulo dyan, pwedeng-pwede nyo talagang i-apply yan doon sa DNR. So maraming salamat po. Ano? Para sa susunod na katanungan, nagpadala ng mensahe sa ating Facebook page si Elmer Soriano Cannon. Ito po ang kanyang katanungan. Ang tanong niya, itanong ko lang na kapag kinasuhan po ako tungkol sa lupa katulad ng PD772 or anti-squatting law, subalit na-dismiss na for almost 21 years, di na ba ako pwedeng mapaalis at pwede ko nang applyan because of the court dismissal? So, salamat po. Sabi ni at ni ano ng ating nagtanong dito si Elmer, no? Well, Elmer, haba na pala ng pagstay mo doon. PD772 eh, na-repeal na 'yan. Na-repeal na 'yan ng Republic Act 8368, no, in relation to our Republic Act 7279, no, the Urban Land Reform Law. Kasi malaking issue 'yan ng panahon ni President Marcos. Nag-issue siya ng presidential decree na anti-squatting law na parang sinabi niya, "Oh, maraming mga squatters na nakatira sa mga affluent families." Affluent, ibig sabihin mayayamang mga pamilya na may-ari ng lupa. So nag-issue siya na makukulong ka ng isang taon or magbayad ka ng fine kung ikaw yung nag-violate ng Presidential Decree 770. So ang sabi doon dati kay President Marcos, yan ba ang solusyon? Yan ba ang solusyon dito sa problema ng tirahan? Ipahuli mo yung mga urban poor, yung mga squatters na tinatawag mo kasi nakatira sila o nakatirik yung bahay nila sa lupa ng mga mayayaman. Eh hindi dapat yon. Kaya nagkaroon dati ng isang panukala na urban land reform na pinasano. Pero na-repeal na yan at sa ngayon, yun ang facts mo. No? So ngayon, tatanungin natin si Attorney Vijay. Ano po ba ang ating sagot sa legal na issue na dinulog sa atin dito ni Elmer? Vijay? Okay, no. Oo, dun sa, again, sa halos connected yung naunang tanong sa atin, no, tsaka isa ngayon. So yung kung pwede mo bang applyan, eh merong mga rekwisito na kailangan mong ma-comply at pag na-comply mo yun, pwede ka namang ma-issuehan ng titulo niyan, no? Pero siguro yung napaghalo natin yung anti-squatting law, tama si Attorney Neri, no? Wala nang anti-squatting law ngayon. So hindi ka pwedeng ma-file niya. As a matter of fact, hindi na ginagamit yung termino na squatters, no? At yun, no, yung pag-apply again, ang kailangan mo patunayan diyan ay ikaw ay nagpo-possess ng lupa sa matagal na panahon. Ito ay open, bukas, 'di ba? Tuloy-tuloy, eksklusibo at notorious, no, na possession sa lupa. Ay maaari mo itong applyan para mabigyan ka ng titulo ng lupa. So, huwag tayong maniwala na kung halimbawa hindi natin na ipamana sa atin to o hindi natin napili yung lupa ay wala tayong karapatan dito, no? Pwede. Pwede niyo applyan, may mga requirements na kailangan punuin, pero dun sa sinasabi nga natin minsan niloloko din yung mga kababayan natin, you know, bilang mahirap kayo, eh wala kayong karapatan dyan sa sinasara nyo o tinitirahan yung lupa, eh hindi po totoo yan. Diba? Meron po tayong paraan at pinapayagan po yan na mismo ng ating batas. So maraming salamat Attorney Vijay sa iyong sagot sa kay Elmer. So ang susunod na tanong ay galing naman kay Makil Garcia del Rosario ng Sampaloc, Manila. Kami po ay nasunugan dito sa Barangay 401, Zone 41. Ngayon po, nagtatayo na po kami pansamantala ng mga titiran namin kaso ayaw po kami kabitan ng Meralco ng sarili namin mga kuryente. Dahil po daw naka-demanda po itong lupa na inaano namin. Eh itong demanda naman po to, natalo na po yung kalaban namin. Ngayon, ano pong legal na paraan ang dapat namin gawin para makabitan kami ng kuryente? Yes, maraming salamat kay Makil, no, doon sa iyong katanungan. Actually, naging issue namin yan sa Kongreso dati nung nandyan kami kasi gusto namin imbestigahan ang Meralco, eh nag-a-apply yung tao. So ayaw mong bigyan ng kuryente? Eh paano na yung mga, you know, alam mo, ang kuryente importante din, ha? Hindi yan, ngayon nga, parang tubig na rin yan, ganun ka-importante, na pag wala kang kuryente, eh, bay, grabing pagdurusa ng pamilya mo, lalo na pag mainit, di ba? So, hindi ba paglalabag naman yan sa, you know, karapatan nyo pag hindi kayo bibigyan ng kuryente ng Meralco just because may sinasabing may demanda daw yung lupa na yon. Kaya medyo dapat rin masabihan ng Meralco dito na sana wala kayong pakialam kung may demanda man yan o wala, nag-a-apply siya. So sana bigyan ng kuryente. But anyway, tanungin natin
Tanungin natin si Attorney Vijay kung anong sagot niya sa katanungan ni Makil. Opo, no. Actually, maganda yung tanong, no, at salamat kay Maki, no. Minsan nakakalungkot eh, no, itong Meralco, ang taas-taas na nga maningil kung ano pa yung ginagawa sa ating mga kababayan. Kaya minsan nakakainis na lang, eh, mapapamura ka talaga eh, no. Although hindi naman yung nagmumura tuwing gabi. Pero anyway, ang ano dito, ang issue naman dito is sa requirements po ng Meralco, ni hindi nga po tinatanong kung sino yung may-ari ng lupa, no. Ang tanong ang lagi lang hinihingi is ikaw ba ay employed, ikaw ba ay may negosyo, basically yung kakayanan magbayad, di ba? Kasi hindi naman libre yung kanilang serbisyo at alam naman natin yun, di ba? So kung kunwari may mga issues yung lupa niyan, although sila ay isang private company at may karapatan sila mag-impose ng kanilang rules, tandaan natin na yung prangkisa nila ay nanggaling sa Estado, di ba? Sila ay nagbibigay ng serbisyo publiko at kailangan sundin nila yung kanilang nasa prangkisa, no, yung mandato ng kanilang prangkisa. Ngayon, considering na sinabi mo doon na na-dismiss na nga yung kaso ng lupa, ayaw pa rin nila bigyan, dahil karapatan mo ito, no, sa batas, ikaw ay pwedeng pumunta sa mga regular na hukuman at mag-file ng injunction, ano pa ba? Yun, basically, yun, writ of preliminary injunction at kung para utusan yung Meralco na ikabit sa iyo, no, yung mandatory injunction na tinatawag na ikabit-kabitan ka ng petro ng kuryente, no, at at least hindi na yung basta sabi nga ni Tornineri na natatapakan din yung karapatan mo, no, at ako feeling ko isang discrimination din, no? Lalo sa mga maralita nating kapatid yung ganitong ginagawa na hindi pagkakabit, no, ng isang basic na serbisyong panlipunan. Well, maraming salamat, Attorney Vijay. In fact, nagtataka ako sa Meralco kasi hahanapin yung capacity mo to pay. Eh, ang daming nga nila dati, meron pa silang meter deposit, meron silang bill deposit. Ibig sabihin, pag bill deposit, eh, baby, magbabayad ka na parang may deposit ka na pag hindi ka nakapagbayad, doon kukunin, di ba? Kung hindi ka makabayad. Oo, na-expose natin yan sa Kongreso, di ba? Correct. In-expose ngayon sa Kongreso, naniningil ka. Eh, ba't ka maniningil ng deposit? Saan napunta yung pera na yon? Eh, pag hindi naman kami nagbayad, eh, puputulan mo rin naman kami. So, bakit, di ba? Tapos, aalamin pa kung may capacity ka to pay, pero pinagbabayad ka na actually ang deposit, whether or not may capacity ka o wala kang capacity. So, naalala ko nga, Vijay, dati, nagsampa tayo ng kaso sa Korte Suprema na pigilan ang pinakamataas na dagdag singil ng Meralco ng 2013 sa kasaysayan ng Pilipinas. 10 piso halos yon per kilowatt hour ang idadagdag. So kung mga 2,000 isang buwan ka ngayong buwan, magiging 4,000 to 4,500 halos yung iyong babayaran. Hindi lang, sobra sa doble. Mabuti na TRO yun ng Korte Suprema. Yes, at hanggang ngayon, naipanalo natin yung Vijay kasi in the sense na naka-TRO from the Supreme Court yun, kaya hindi nasingil. So, sana naman maipanalo natin yung kaso na yun permanently. At hindi lang TRO, kundi permanent restraining order ng issue ng Korte Suprema para hindi na yan maituloy kasi lalong grabing hirap ng buhay pag dinoble ang ating kuryente. So, yes, maraming salamat, Attorney Vijay. At abangan natin ang mga abogado ng bayan sa susunod nating mga episode ng Payong Legal. Katulad ni Attorney Vijay, mag-iimbita tayo ng iba pang mga abogado para dito. Tandaan lang na kung may abogado na kayo, ha, mas mainam na siya ang magbigay ng payo sa inyo. Kasi ang payo lang naman namin dito based sa general na description nyo ng inyong mga problema. Yun lang ang aming masasabi dyan. So, ngayong episode ay magpakilala tayo ng bagong segment sa ating programa. Ano tong bagong segment? Ito ang diksyonaryong legal. Sa segment na ito, ipapaliwanag natin ang mga legal na terminolohiya para maintindihan ito ng ating mga kababayan. Kahapon ay ginugunita natin ang anniversary ng martial law. Hindi na yata yan na abutan ni Attorney Vijay. Attorney Vijay, ilang taon ka noong diniklara ang martial law? Ganito na lang, Senator. Ang naabutan ko ng ML, yung Mobile Legends na, hindi na martial law. Pero biro lang. Ganito na lang. Then, noong 1983, kakapanganak ko pa lang noong kakapanganak. So, medyo papatapos na, no? Yung sabi, na declaration ng ano.
Yung pagtatapos ng naabutan ni Vijay, hindi yung deklarasyon ng martial law, kundi yung lifting na ng martial law. Lifting na, yeah. Sige, di ako naman naabutan ko, aminin ko yan. Nung grade 6 ako nung dineklara ang martial law. So kahit paano, naranasan ko rin yon. Eh, nung panahong yun, Attorney Vijay, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sinuspindi ang writ of habeas corpus. Kaya maraming inaresto at dinukot na walang waranto of arrest. Ano nga bang ibig sabihin ng habeas corpus? It's a legal term. Latin pa. Kang hirap intindihin, di ba? Tanungin natin ang kapwa naman nating abogado ng bayan na si Attorney Chrissy Conti ng Public Interest Law Center. Alam niyo si Attorney Vijay galing yan sa Pro Labor Legal Assistance Center para sa manggagawa. Ito si Attorney Chrissy, galing ito sa Public Interest Law Center na nagbibigay ng legal services. Mga human rights lawyers din ito. Nagbibigay ng services sa maraming issue na public interest o public interest na mga ano. Tanungin natin si Attorney Chrissy Conti kung ano ang ibig sabihin ng habeas corpus. Attorney Chrissy. Maraming salamat, Attorney Neri. Ito nga po ang unang pagkikita natin, no, dito sa Payong Legal. At pagtutuunan po natin ng pansin ngayon sa diksyonaryong legal ang katagang habeas corpus. Ito po ay salitang Latin na ang literal na ibig sabihin ay nasa iyo ang katawan. Habeas, nasa iyo, o sa Ingles, to have. Corpus, katawan, o the body. Kaya po, literally, ang ibig sabihin ng habeas corpus ay nasa iyo ang katawan, o to have the body. Sa kontekstong legal, ang writ of habeas corpus ay kautusan sa isang tao na iharap sa korte ang hinahanap na isa pang tao na nasa kanyang pangangalaga o kustudiya. Kailangang maipakita sa korte na mayroong batayan ang pangangalaga, kustudiya o pagkulong dito sa taong ito. Mas kilala po ang writ of habeas corpus sa mga pagkakataon na may hinuli at dinitain ng ilegal ang mga pulis kapag walang dahilan at karapatan ang pagkulong o yung pagkustudi sa isang tao. Sabihin na natin, wala naman pala siyang hinaharap na kaso, dapat siyang pakawalan. Protection po ng mamamayan ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus laban sa pang-aabuso at paglabag ng mga karapatang pantao. Paalam, ingat po tayong lahat. May mga katanungang legal pa ba kayo o na gustong itanong dito? Mag-comment lang po sana sa ibaba o mag-message sa page ng Alter Media o sa page ko at susubukan nating sagutin ang mga ito sa susunod na episode. Ngayon, magpapaalam na kami, magpapaalam na rin kay Attorney Vijay at Attorney Chrissy. Hanggang sa muli, ito ang inyong payong legal, payong mapagkatiwalaan, payong makatotohanan at kwentuhan, payong makabayan. Kasama ang inyong abogado ng bayan, Attorney Neri Colmenares. I-share at i-like ang video na ito at i-follow ang Alter Media sa Facebook, Twitter at mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Mapapakinggan din ang Payong Legal sa Spotify, Apple Podcast, Anchor.fm at iba pang podcast platform. I-search lang ang Alt M Radio. Ingat po kayo, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.